Hi! Welcome back to my YouTube channel, and I'm Kakala Serena. And for today's video is, paano ba? Ginawa ko itong video nito kasi, ang dami nagtatanong sa akin kung paano ako nakakuha ng bahay sa pag-ibig. So, ngayon, isi-share ko sa inyo kung paano ba talaga ako nakakuha ng bahay sa pag-ibig. Itong video na ito is, sa tingin ko, isa din siyang travel. Kasi, I think na yung magkaroon ka ng sariling bahay, yun yung pinakamasarap na pagka-travel. Yung mag-travel ka sa sariling mong bahay, ikutin mo yung bahay mo, ikutin mo na, ay, sa akin to. Yan, so, yun yung pinaka the best travel na alam ko nagkaroon ako. So, let's go guys! Alamin na natin kung paano pa talaga ako nakakuha ng bahay. Okay, so, ganun pa rin, katulad ng mga dati kong video, nagkaroon ako ng mga list kung paano ako nakakuha ng bahay. Sinulat ko siya, tinito, notes ko siya, para mas matandaan ko kung paano ako nakakuha ng bahay. So, para din ito sa lahat ng nangangarap na magkaroon ng sariling bahay. And take note ha, murang sariling bahay. Okay? Meron lang po tayong 3 important things na dapat meron tayo. First is dapat meron kang sipag. Second, tiyaga. And third is 1,000 pesos para makakuha tayo ng sarili nating bahay. Okay, so tara na, simulan na natin. Okay, so paano ba talaga makakuha ng bahay sa pag-ibig? Or paano tayo makakuha ng sariling bahay? Ang daming tanong, no, kung para makakuha kasi ang mahal. Kailangan malaki yung sahod mo, kailangan meron kang malaking cash, kailangan meron kang borrower, may mauutangan ka, pero no. Marami pang bagay na pwede natin gawin para makakuha tayo ng sarili nating bahay. Okay, so ang pag-ibig, meron silang dalawang housing loan program. First is yung new house and yung mga pre-selling house. Next is yung acquired houses, acquired asset ng pag-ibig. So, ano ba yung acquired houses? Yun. Ang acquired houses po is yun yung mga pinaforeclose na, yung mga hindi na nabayaran ng mga bumili sa pag-ibig. Kinukuha yun. Or other things is iniilit na ng pag-ibig yun sa mga hindi nakakapagbayad sa pag-ibig. So, yung acquired houses, meron siyang 2 steps or meron siyang 2 ginagawa. First is yung bidding. Yung bidding is ginagawa siya, parang ino-auction yung mga bahay sa mga gustong kumuha. Pero walang discount yun ha, kasi parang binibili din siya ng mura, pero hindi ganun kalaki yung discount. Yun. Second is yung negotiated sales, or yung pinakamaganda sa lahat, no down payment yan. Ang kailangan mo lang is 1,000 pesos. So, ano yung negotiated sales? Yun yung mga bahay na walang kumuha din sa first bidding. Yun sa first auction. Yun yan. Okay. So, dahil marami nang namumurahan or marami talagang tumitingin dun sa mga negotiated sales, talagang unahan yan sa pagkuha. Kasi marami rin mga magagandang bahay na hindi nakukuha sa bidding. Kasi maraming taong hindi alam na meron palang ganun ang pag-ibig. So, yun. So, ito yung mga steps para makakuha tayo sa acquired houses. First is, go to website ng pag-ibig acquired houses. Ilalagay ko yan mamaya sa description box para hindi kayo mahirapan. Para makapunta na agad kayo dun sa link na yan. So, next is, kapag ka po nag-visit ka dun sa website nila, is makikita mo po dun yung parang kapag-pipiliin ka kung saan lugar mo gusto. Bulacan, Marilao, Caloocan, or piliin ka. May place naman dun sa gilid. Tapos, meron din siyang price kung gusto mo ba is less than 10,000 o higher than 10,000 yung mabayaran mo. Meron po dun sa gilid. So, hindi po kayo mahihirapan na tignan yung website nila. Okay? Next step, kapag ka po meron na po kayong list ng mga bahay na titignan nyo sa acquired house website, kailangan nyo siya puntahan. Kailangan natin silang bisitahin. Kasi, sabi nga, as is, where is. Ibig sabihin, or meaning, is
kung ano po yung nakita nyong itsura, yun din po yung mapupunta sa inyo. So, wala pong sasamang pag-ibig sa inyo, ha? So, hindi pa natin agad mabubuksan yung bahay. Talagang makikita nyo lang siya sa labas. Kasi ganun pag ang foreclosed houses, eh. As is, where is. So, meaning, kung ano yung nakita natin, yun ang mapapasalin. So, konting gawa-gawa na lang naman yun, konting linis-linis lang naman yun, kaya-kaya yun. At least may sarili ka ng bahay for only 1,000 pesos. Okay, next step, kapag ka okay na or na-check mo na yung bahay, yung nabisita mo na, next step, pwede ka na pumunta sa pinakamalapit na lang office ng Pag-ibig. Meron dito sa Monumento, meron din sa Malolos, and meron din sa Shaw Boulevard. Kailangan meron silang Pag-ibig Acquired Assets, Acquired Houses Office para doon ka pupunta. And syempre, kailangan dala mo na yung 1,000 pesos, ha? Para po ready na tayo mag-fill up ng mga documents. Okay, for third step, kailangan natin mag-fill up ng reservation form, which is yung 1,000 pesos. And doon po is kailangan may dala ka na rin ng one valid ID. Or magdala ka na ng madaming valid ID para sure na. Okay, so upon signing ng mga documents or reservation, papipiliin ka naman that if you want cash, 30% discount, installments is 20% discount, within a year lang ang installment natin, ha? And housing loan is 10% discount. Yung housing loan is for qualified Pag-ibig member. At syempre, may interest yon, kasi pwede mo siyang kunin na 10, 15, 20, or 25, or 30 years. The more na mas matagal, syempre, may interest. Pero true Pag-ibig naman, kung hindi ako nagkakamali, 3% lang sila per year yung nagiging interest nila sa mga housing loan. So, sobrang mura pa rin. So, yun nga, after natin yun, bibigyan ka na nila ng competition. Siguro hindi naman siya abot ng mga 4,000 a month para ka lang nagrerenta ng bahay. So, para ka nagrerenta na mapapasayo yung bahay sa yung nakapangalan. So, ano pang hinihintay natin? So, kailangan na natin pumunta sa kanilang website para ma-check na natin at magkara na tayo ng sariling bahay. Okay, so then the last step, kailangan natin kumpletuhin lahat ng requirements sa ibigay ng Pag-ibig in 2 weeks para hindi maibigay sa iba na naghahangad pa nung pwesto or nung house na nakita natin. So, sayang guys. Kaya, kailangan sipag, tiyaga at 1,000. Sana nakatulong ako sa mga taong gusto pang makakuha or makagkaroon ng sariling bahay. Ngayon, age is 24. Sana na-inspired ako na magkaroon tayo ng sipag, tiyaga para magkaroon tayo ng sariling bahay. Okay, yan lang po. Please like, subscribe, and share po ang ating YouTube channel. Okay, and then please click the notification bell para mas naging updated pa kayo sa mga susunod kong video. Maraming salamat!